My name is Alan and welcome back to my channel. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Andito na naman ako at andito na naman kayo para makinig sa akin. Siyempre magkukwentuhan na naman tayo. This time, isang inspirational vlog naman ang aking gagawin at ibabahagi sa inyo. Maan niyo ako at sana mag-enjoy kayo sa aking video upload ngayong week na to. Umpisahan natin ang ating pagkukwentuhan. Napapaisip ba kayo kung paano natin isabuhay ang ating buhay? Sabi nga nila, live your life to the fullest. Meron ding iba, life is to be lived. Live before you die. And you're here for a reason. So, never stop asking why. Sa buhay natin, dapat patuloy lang tayo sa pagtatanong at higit sa lahat, sa paglaban sa mga hamon ng ating buhay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga 7 things we need to know about life. So mag-e-enjoy tayo, mag-e-enjoy kayo, at higit sa lahat, bibigyan ko kayo ng makahulugan at inspirasyon how we could live our life to the fullest. Samahan niyo ako. Number 1, life is not meant to be so serious. Sabi nga nila, make time for fun, make time for joy, and make time for play. Lagi nga natin naririnig, di ba? All work and no play makes one a dull boy. Dapat may time tayo para sa ating sarili, to pause, to have a break, and of course, to relax. Sabi nga nila, take one step at a time. Alan once said, and I quote, "The real secrets of life is to be completely engaged with what you are doing in here and now. And instead of calling it work, realize it is play. Don't trust anyone that life has to be serious. Don't believe that anyone says there is no time for fun, for joy, laughter, every time or every day. When you are young, your life is nothing but fun. Nung bata pa tayo, ang iniisip lang natin, laro, mag-enjoy. But now, let's live our life to the fullest." Umpisahan natin, sa ating buhay ngayon, lagi na natin isaisip at nasa isip ang ating trabaho, ang ating mga financial na aspeto, at higit sa lahat, ang ating mga life problems. Bakit nga ba gustong-gusto natin na magkaroon ng money, power, kasikatan? This is to impress people. Life is a journey. Life is a continuous change. Life is a continuous challenge. Pero there are 3 things money can't buy. Ito ay ang joy, ang peace, at ang passion for life. Number 2, circumstances never define you unless you decide to let them. Our character is a building moment. It's a life lesson and a challenge sent. Wayne Dyer said, "If you change the way you look at things, the things you look at will change." Sabi nga nila, you may not control all the events that happen to our life, but you can decide not to reduce by them. Don't fight with life. When challenges come, give your best to the present in front of you. Sabi nga nila, give your best, as if today is your last day. There is a meaning even in the hardest things of life. Sabi nga nila, mas lalo nating nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos sa atin kapag ka daw nasa gitna tayo ng laban ng buhay. So, kailangan lang natin magtiwala sa Kanya. If you don't learn to control your mind will control you. Sabi nga ni Buddha, and I quote, "The mind is everything. What you think is what you become." Alam nyo ba na napaka-powerful ang ating iniisip? Minsan, hindi natin namamalayan, mind over power. Learning to control your mind is to control our emotions. It is the key to living of a life in control of how you feel. So dapat nakukontrol natin kung anong iniisip natin. Kasi minsan, ito yung nagbubunga sa ating mga emotions, sa ating mga nararamdaman, at sa ating mga decisions in life. Don't you know that calm makes a positive feelings? If you are calm, dapat you have to meditate, daily gratitude, pray, exercise in order for us to live a beautiful life. Make a plan, but go with the flow as well. According to Jim Rohn, if you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan. Plan your work and work your plan. We try to avoid bad days, problems, and troubles, sabi nga nila. Pero hindi natin naiiwasan lagi-lagi sa araw-araw na nakaka-encounter tayo ng mga problems. But
how to avoid the rain of life. Planning not to be perfect, but to do work on you every day. Sabi nga nila, sa pagising natin sa araw-araw, dapat meron tayong plan in order for us na maging okay ang bawat decision natin sa buhay. If challenges comes, learn to dance in the rain of life. Plan to get back on track. Minsan, pinapataob tayo ng mga problema, pero we should learn how to get back on track. We should learn na magtiwala sa ating mga plano sa buhay. Benjamin Franklin said, and I quote, "If you fall into plan, you are planning to fail." Siyempre, ang lagi-lagi nating iniisip at isa sa buhay, pagplanuhan natin ang bawat mga problema sa ating buhay in order for us na magkaroon ng isang magandang decision, siyempre na panlaban sa mga hamon sa ating buhay. Number 5, you'll never be able to please everyone. Ito yung isang bagay na pinipilit natin gawin. Minsan, iniisip natin to please everyone. Human beings are all different. Sabi nga nila, iba-iba tayo ng mga pangarap, iba-iba tayo ng pagpapalaki, iba-iba tayo ng kultura, iba-iba tayo ng mga iniisip sa ating buhay. But one thing in common, iisa ang ating layunin sa buhay, ang maging successful. Move on of your life without hate. Anything na mangyari or challenges in life, we have to move on with our life. Be focused on making positive differences. We have to focus in life. We have to make positive differences to people and to other people around us. You want to be happy if you're being someone else. Sa ating buhay, don't pretend to be someone that you are not. Mahalin mo kung sino ikaw. Mahalin mo kung ano ka. Trying to fit in with others, be yourself. And do it with pride. Be comfortable of being you. Dapat komportable ka dahil be proud of yourself. Ikaw yan. Ikaw ay may sariling talent. Ikaw ay iba at ikaw ay unique. Dr. So said, to be who you are and say what you feel because those who mind don't matter and those who matter don't mind. Number 7, and the last but not the least, those who are stuck in their own misery will try to drag you into their dark hole. Ito yung, don't let anyone steal your joy. Huwag tayong magpa-apekto dun sa mga bagay-bagay kapag ka may mga tao that will try to pull us down. Dwayne Dyer said, and I quote, "Loving people live in a loving world. Hustle people live in a hustle world. Commit with your life and be positive to be a well-being. Be the light for others to find their way. Be example of change, not only for your life, but other through your own positive life experiences. Be the example of change, not only for your life, but others through your own positive life experiences. Be an example of a positive traits para maging model ka para sa ibang tao." Eleanor Roosevelt says, "No one can make you feel inferior without your consent. In any day, to be light for someone else lightens their way with your kindness. Be a positive example for this world." Bawat isa sa atin dapat maging example. Bawat isa sa atin should live our life the best we can. Hindi lang to inspire others, to inspire people, give gratitude to people, at higit sa lahat, hindi lang importante ang pagtulong sa kapwa. Importante, maging example tayo ng positibong pananaw, lalo na sa mga panahon na ito na kailangan natin ang kalinga ng bawat isa, ang pagbibuild ng pagmamahalan, positibong pananaw sa bawat isa. Encourage everyone, be positive to everyone, and higit sa lahat, pray for everyone. How do you live your life? Paano nga ba natin isasabuhay ang ating buhay? Getting something or somewhere else? Nagkukumahog tayo para sa magandang trabaho, posisyon, matataas na awards, power, at higit sa lahat, pera. Ang buhay natin, pera, pera, fame, kasikatan, lahat-lahat we want it. We want a better future. Bakit? In order to please everyone. In order to please people. What ifs? Questions na minsan madalas nating tinatanong sa ating buhay. What if we achieve everything? Magiging masaya kaya tayo? What if the feeling of competing our egos? Kakayanin kaya natin? What if letting go of everything? Meron ka na? Are you willing to give back? Give up lahat? We search for love, kind. We enjoy our life now. The only thing that matters is, what if
just one decision away. What if makapag-decide tayo ng isang decision sa ating buhay na siyang magbabago sa atin? Maybe take a moment to think about it. Kaya mo ba na mag-desisyon ng isang desisyon para sa iyong buhay? I leave it to you. Mga ka-itetchiwa, maraming salamat sa panonood sa aking YouTube channel, sa aking YouTube video. Ako po ulit si Peeting TV, ang isang simpleng buhay empleyado, magbibigay ng pagmamahal, pagpapahalaga at inspirasyon sa inyong lahat itong simpleng buhay ko. Kita-kita po tayo ulit sa aking susunod na video. Huwag po kayong magsasawa at sana, and please follow me and support me and my other social media accounts. Sana na-inspire kita at sana nabigyan kita ng uplift sa iyong spirit. Don't forget to pray, don't forget to smile, pause, and make a positive change sa bawat tao na makakasalubong mo ngayon. Maraming salamat sa panonood. Salamat sa panonood sa ating bagong upload na video. Huwag mong kakalimutan na mag-subscribe. Pakihit mo na rin yung notification bell sa baba para updated ka kapag ka may bago akong upload na video. Huwag mo din kakalimutan na mag-like, comment, and share my videos. Kita-kita tayo ulit sa aking susunod na video upload. Maraming salamat po.